Welcome back mga bossing! Nandito na naman tayo sa isang video kung saan ang ginagamit nating strategy ay APA strategy or Aqua Plant Aqua strategy. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe. Ang mga kalaroon natin ngayon ay tatlong aqua na tatlong anemone din, double anemone, na mayroong angry lamb sa harap at mayroong ding tail slap sa likod. Okay, ang pinagkaiba lang niya, imbis na bird yung nasa likod, aqua naman. So, round 1, gumamit lang siya ng tail slap, nag-pass tayo, 7 energy niya ngayon. Ngayon, gamit tayo ng swift escape, spicy surprise, vegetal bite, at dalawang prickly trap. Subukan natin siyang i-damage, check natin. Pero kung isang target lang yung tinira ng aqua at yung plant natin, most probably burst na yon. Okay, wala na yung aqua natin. 2 energy na lang natira sa kanya. Okay, so buhay pa to. 170. Okay, buhay pa. Ah, nag-critical. Swerte. Okay, wala na yung aqua niya na isa. So 4 energy siya ngayon. Ngayong round, meron tayong dalawang tail slap. Wala namang nakaw sila. Gamitin natin. Tapos mag-October 3 tayo para sa shield. Okay, dalawang tail slap lang din na ginamit ng kalaro natin. So 7 energy. Next round, meron siyang 9 energy. Gamit lang tayo ng October Treat, Vegetal Bite, dalawang Crimson at dalawang Star Shuriken. So burst na tong aqua niya sa harapan. Okay. Tapos kung a-attack yung likod niya, hindi siya makakadamage sa atin dahil mataas ang ating napakadami niyang energy ngayon. Sobrang daming energy niya. Okay, kung ganito, gamit lang tayo ng dalawang spicy surprise para pang shield lang din. If ever na malaking damage ang gawin niya. So, hindi naman ganun kalaking damage na ginawa niya, pero at least next round, hindi niya magamit yung angry lamb. Although, ginamit din naman niya dalawa. At tumapansin nyo sa upper right ng ating 6 na lang yung cards niya. So ngayon, ang technique dito para matalo natin yan, papapabain natin yung kanyang card. Papaubos natin yan sa kanya. Kaya ang importante dito, isusustain natin yung ating plant. Dahil hindi natin siya ganun ka magagalos. Ang magagawa natin is makanakaw at makakiliti sa kanya at ihihil lang din niya yun. Kung mapansin nyo, 3 cards lang ang ginagamit niya. Dahil sinusustain niya rin yung nag 4 cards siya. Sinusustain niya yung cards niya. Alam niya pagka naubusan siya ng cards, hindi niya magagamit yun. Matatalo siya. Dahil itong heal niya, double heal, pagka isa lang yung heal niya kasi, yung isang part lang ang merong ganyan, 50 lang yun. Pero since dalawa yung part na meron siyang anemone, double anemone, kaya 100. So 200 yung nai-heal niya kung dalawa lang nagagamit niya. Okay. I think by next round, kaya na natin siya i-burst. Kasi low health na yung ating plant. Kailangan matindi na yung burst natin. At the same time, marami na tayong energy. Okay. Ngayon, round na to, kaya na natin siyang i-burst dahil bawas na yung kanyang, hindi siya naging successful na ma-heal ng todo yung kanyang aqua. Kaya natin siya i-burst. Okay, double anemone ulit na merong bird na kasama. Yung bird niya merong eggshell. Nag-backdoor din ito. Unang round, meron tayo nakita. Kompleto ang card natin ng aqua. At meron din tayong prickly trap. So, ang gagawin natin dito, mag-gain lang tayo ng speed. Mag-gain lang muna tayo ng speed. At the same time, try natin na kilitiin. Although, alam ko hindi mo burst yan, kikilitin lang natin gamit ng prickly trap. Hindi ko ginamit yung angry lamb. If ever na umatak siya at mabawasan tayo at maging less than 50% by next round, tayo maunang attack, mababawasan natin siya na mas malaki. Medyo may tagal yung magtira to. Okay.
Tagal niya tumira, tapos nag-pass lang din siya. Ayos. Okay, critical, pero i-heal lang din niya yan. So, baliwala lang din yung critical natin. So, 5 energy siya ngayon. Tayo mauuna. Gamitin lang natin yung nakuha natin na upstream. Upstream swim, tsaka angry lang. Kung sakaling mag-backdoor siya, hindi niya mama-backdoor yung back lane aqua natin. Dahil naka-speed plus yung ating front aqua. Kaya titira yung dalawang aqua niya. So, try niya i-heal. So, successful na burst natin sa taas. Dahil buti na lang sa taas tumira. 1, 2. So, most probably may dalawang energy din na ginamit yung aqua sa taas. So, 3 energy siya ngayon. Approximate ko lang yun. So, ngayon, yung front aqua natin, wala nang card. Hindi na natin magagamit yan. 2 energy lang tayo. Siya, most likely, meron siyang 3. At mukhang this round, mag-tail slap siguro yan. Gamit lang tayo ng prickly trap at vegetal bite. Okay. Egg bomb tsaka blackmail. 2 energy yun. Nag-angry lang siya. Okay. Akala niya siguro titira tayo gamit yung front aqua. So wala tayong nakuha doon. Tama yung hula ko na 3 energy nila natira. So, kanina. So ngayon 2 energy siya. Ginamit niya lahat. Ngayon gamit tayo ng 2 tail slap at vegetal bite at spicy surprise. I-disable natin yung mouth card niya. Okay. Hindi nabawas yung energy niya kasi yung 0 cost lang yung tail slap plus gain pa ng energy. So ngayon yung gain niya na energy na nakawin lang din natin. Tapos disable. So 3 energy siya ngayon. Burst natin yan. Swift escape. 2 star shuriken. So tingin ko enough naman yun para ma-burst yung aqua niya kahit na mag kung sakaling 3 anemone 300. So tingin ko kaya yun. Isa pang star shuriken kasi ito plus 300 eh. So kaya i-burst yun. Tapos defense tayo kung sakaling tumira. Yan na nga. So nag-backdoor siya. Ang gusto niya mangyari, tirahin natin yung kanyang bird, which is meron tayong enough damage para ma-burst natin yung bird niya dahil nag-extra tayo ng star shuriken. Okay, 2 energy siya, so most likely wala na, palalo na tayo. Sobrang bawas na yung buhay niya, ang dami nating energy, kaya nating i-burst yan. Kung sakali hindi pa siya na-burst by next round, kaya na natin siyang i-burst ng todo talaga. Okay, round na to ay makakalaro natin, meron din siyang anemone. Double anemone, merong angry lang yung back lane niya. Pero hindi ako familiar dito sa beast niya na merong peace treaty, attack minus to. Sinister, 200 damage pag na-critical. At scarab, curse, ito yung pangontra sa mga may heal. At hair dagger. Na once, ang hair dagger, once na nauna siya, mag-draw pa siya ng card. So, napakalakas ng hair dagger na usually ang ginagawa niya sa bird. Ngayon ha, sa meta ngayon, yung bird na may hair dagger kasi nga mabibilis sila. Kaya ngayong round, wala akong nakikita at hindi naman ganun kadamage yung kanyang aqua. So, hindi ako mangangamba na ma-burst niya yung ating aqua. So, mag-this round pass lang tayo kasi hindi enough na gamitin yung card. Hindi wise gamitin yung card. So pass lang tayo. Ngayong round na to, 5 energy siya. 5 energy ako. Nagpass lang siya kanina. So kung gagamin ko to, 670 lang yung defense, no? So may, pagka ano yan, pwede niya ako ma-burst. Pwede niya ako ma-burst pero pass na lang. Kasi hindi rin eh. Hindi rin okay. Okay. Minus 1 energy. 1 lang ginamit siya dito ah, kasi 0 cost yung tail slap. Nag-sinister strike siya. Yung dual blade yan. Okay. Yung October trait. Hayaan na siguro natin mamatay ito. Okay lang yan. Kasi imagine mo kung nag-attack tayo, magiging pa siya ng energy. So ngayon, ang dami ng cards.
ng ating front aqua. Pero hindi na natin siya gagamitin. Itatry na natin siya i-burst ngayon. Gamit tayo ng Crimson Water, dalawang Swift Escape, Star Shuriken, tapos defense tayo ng October Treat. Tapos mag-prickly trap tayo. If ever mabuhay yung plant, at least meron tayong prickly trap na sasalo. Pero kung high shield siya, hindi natin siya ababurst. So try lang natin. So sana kaya. So tingnan natin. Nagpass lang siya. Naging siya ng energy at most likely siguro kulang yung kanyang card. Okay. Pass lang siya. 5 energy siya next round. Burst na yung kanyang plant. So ngayon, kung 5 energy to, mauuna tayo. Hindi wise na gamitin yung ating aqua dahil dalawang ano, no? Kung magki-crimson water tayo, hindi natin ma-burst yan. So gamitin lang natin yung dalawang spicy surprise at isang vegetal bite. So try natin siya manakawan, pero ang main purpose ko dito is yung defense. Hindi pa rin siya tumira. Okay, bakit? Hindi ko alam kung bakit hindi siya tumira. So siguro akala niya mayroon tayong enough. Natakot yung kanyang beast kasi combo, one combo lang yan eh ng ating aqua. So 7 energy, 6 energy siya ngayon. So burst na yung ano? Burst na yung kanyang beast. Sure yun, kahit na mag-damage pa siya ng ganyan. Oh, 146. So mataas yung damage pero kayang-kaya ni burst 2 cards lang kasi bawas na siya eh. So medyo hindi wise yung ginawa niya. Medyo hindi wise yun. So dito medyo magtatagal tayo kasi madami siyang energy. So for example, 3 energy lang ginamit niya. 6, 3, 5 energy. Example lang ha, 5. So gamit lang tayo, bawasan natin yung kanyang energy. Gamit tayo ng ano, vegetal bite, prickly, tsaka prickly trap. Spicy surprise pala, sorry. Para at least next round, ma-disable natin yung kanyang mouth card, yung Angry Lamb. Although, hindi naman siya totally mamamatay. Hindi siya mamamatay. Hindi, kasi i-heal lang din niya mamaya yun eh. Next round, i-heal lang niya yan. So tayo, ang purpose natin, kailangan natin mag-gain ng energy. Wala naman siyang nakaw eh. Gain ng energy, gain ng mga card. Enough card para ma-burst natin siya. Antay lang natin. Spicy Surprise, disable. Vegetal Bite, nag-knockout tayo. For energy ginamit niya, kinuha natin. Okay, gets. Wala siyang energy na tira. 2 energy lang siya ngayon. So medyo kapos na yung energy niya. So baka mag-tail slap siya ngayon. So tayo, defense lang tayo. Spicy Surprise at Prickly Trap. Defense na offense. 70 yung shield natin. So, pag nag-ano yan, 77 yung shield. So, meron tayong 300 something. Okay, tama nga. Gumamit pa siya ng ano, card niya. Kasi kung ako yun, hindi na ako nagamit ng card. Dire-reserve ko yun. Pero sa bagay, kailangan din kasi niya mag-heal. Tayo, ipon lang tayo ng card. So, binabawasan lang natin siya. So, ngayon, next round, gamit tayo ng dalawang tail slap. 4 energy ngayon. So, kaya niyang i-burst yung ating plant. 2 energy, 2 tail slap. Try natin mag-crimson water. Although, kasi enough yung energy natin eh. Tsaka, late naman tayo. Late tayo titira. Kaya, mababawasan natin siya kahit konti. Okay, gamit pa siya ng ano. 2 energy lang ginamit niya. So, nag-heal siya. Buti na lang hindi successful yung last na tira niya. Nag-critical kasi. 4 energy siya ngayong round. So, ngayong round na to, gamit lang tayo ng dalawang Swift Escape. Bakit? Bakit ito lang gagamitin natin? Kasi ang tingin ko, i-burst niya yung aqua natin. Pero hindi enough yung damage niyan. Kasi pag gumamit tayo ng 4 energy, ang gagawin niyan, gagamit ng Angry Lamb yan, matalo tayo. So gamit lang tayo ng dalawang
dalawa lang. Huwag na tayo mag-gano, huwag na tayo mag-tail slap para hindi na natin makuha yung another dalawang tail slap next round. So baka next round makuha natin isang tail slap lang. So gamit lang tayo niyan. Yung mga damage card ko na ano, hindi ko na ginamit. Okay. Nagtipid siya. 4 energy siya. Pero hindi niya napansin na nabawasan ko na siya ng todo. So kaya na i-burst to eh. Kaya na, so panalo na tayo dito kahit 116 shield niya. Kasi almost 50% na yung buhay niya eh. Ayan. Jakatum, thank you sa pakikipaglaro. Ito yung meta na bird. Ito ba yun? Medyo ito yun, no? Iba lang yung ano, dapat naka-block me, pero goods na goods pa din yan. Okay, double anemone ulit. Magamit lang tayo ng upstream swim, swift escape, at prickly trap. So, para if ever next round may pang backdoor siya, hindi niya magagamit sa atin basta-basta yun. Dahil ang iba backdoor niyan yung likod, yung harap, hindi yung likod. Okay lang yun. So, ito ngayon, minus 1 energy, minus 2. Minus 2 ulit. Okay, hindi ko na binilang yung pangatlong card niya kasi may tail slap siya. So, ang tail slap kasi 0 cost card plus nagiging pa ng energy. So, ngayong round, meron siyang 3 energy. Ngayon, mag-ano lang tayo, dalawang tail slap. Dalawang tail slap ang gagawin natin dahil wala tayong card din sa ating plant. Para at least may energy tayo next round. Eh, wag. Tanggalin lang. Dalawang tail slap lang tayo. Kasi kung i-burst natin yan, hindi enough yan damage na yun eh. Kasi random din tong ititirahin natin. So, dalawang tail slap is enough. Prickly, tanggal. Yun lang. No, nag-healing sila eh. Hindi enough. Kasi kung nag-prickly ka, random din kung sinitirahin mo. Okay, so dahil dyan may energy tayo. 8. 4 energy siya ngayon. Kaya natin i-burst yung isang tawag ito, anemone niya, aqua. Dalawang tail slap, dalawang swift escape, gamit tayo ng spicy surprise, vegetal bite, mag-inakaw tayo. Prickly trap, crimson water, magdagdag tayo, tsaka star shuriken. So yung isang ano niya, kung suswertihin tayo, dalawang aqua niya mabuburst. Pero mukhang hindi naman. Basta isang aqua mabuburst, okay na yun. Okay. Hindi nabawas ang energy niya, yun pa din yun. Ayos! Okay, burst na yung pangalaw, yung unang aqua sa baba. I think mabuburst din natin to. Nakanakaw tayo na isa. Nako, i-burst na yan. Bye! Nice one. Nice one. Ang ganda ng ano, ang ganda ng pagkakaano target nan. So 5 energy siya ngayon. Ang gagawin niyan, okay, backdoor. As expected. Pero okay lang 'yun kasi gusto kong i-backdoor niya talaga 'yan. Una, ang reason ko nun, mawawala na yung last stand ng front axe niya, yung mid axe niya. Bukod doon, nanakawan ko pa siya at hindi niya at advantage tayo once one-on-one sa bird dahil plant tayo eh. Although may hair dagger siya, pero okay lang yun kasi may shield tayo, kaya natin yan anhin. Ayan. Nireserve ko yung October treat para itong round na to, kahit may 2 energy siya, kahit may dalawang hair dagger siya, hindi niya tayo mababasag. Gamit tayo ng dalawang October trip, isang spicy surprise, at prickly trap. Yan. Kahit na dalawang hair dagger pa yan, hindi niya tayo mababawasan sa taas ng defense natin. Mga boss, dito na magtatapos ang ating video. Sana mayroon tayong natutunan at huwag niyo kakalimutan na mag-like, share, and hit niyo na rin notification bell para lagi tayong updated sa APA strategy na ginagawa ng YouTube channel na ito. Thank you and God bless!